Good morning. Alright, so for this video, ang i-discuss naman natin ay yung introductory ng diesel cycle formulas. Okay, so focus tayo sa mga formulas at paano ito gamitin doon sa mga diesel cycle problems. Okay, so yung last na lecture video, yung na-upload ko nung nakaraan, diniscuss natin doon kung ano ba ang yung cycle. So paano ba yung cycle ng diesel cycle at paano siya i-compare doon sa auto cycle? Ano ba yung pagkakaibahan? Ngayon, dito naman papakita na lang natin. So na-discuss na rin nung last na lecture video paano nakuha yung PV diagram. So hindi pa naisali doon sa last yung TS. Dito idadagdag na natin. Okay. So, ulitin ko lang dito sa PV at mamaya dagdagan naman natin ng TS. Okay. Dito sa PV, kung idadagdag natin yung state 0 na from yung walang laman, dadagdag natin siya from 0.0, magsasuction siya. Okay. So, magsasuction lang siya ng hangin, papunta siya sa 0.1. Okay. So usually sa mga problems dito na tayo nagsisimula agad sa 0.1. Hindi na natin dinadagdag yung 0.0. Okay? So doon sa mga susunod na mga problems, sa mga susunod na lectures, hindi na natin idadagdag itong 0.0 to 0.1. Okay? So from here, constant entropy. Okay? So medyo pareho siya doon sa auto cycle dito sa 1 to 2. Ayan. So sabayan natin dito sa TS from 0.1. Ayan. Constant entropy pataas. Okay. So magdadagdag siya ng temperature. Ganon din dito. Okay. So i-compress niya yung hangin. So fresh air lang yan. I-compress niya paakyat ng ayan. Paakyat ng 0.2. Okay. So, from dito naman sa TS, from 0.1 to 0.2. Okay. So, dito, pagka-compress niya na into 0.2, bubugahan niya na ng atomized diesel. So, pagkabugahan niya ganyan, magkakaroon ng konting expansion. Ito na yung tinatawag na cut-off point, which is 0.3. So, cut-off point, 0.3, constant pressure. So, dito sa 0.2 to 0.3, dito din magkakaroon ng combustion. So, dito yung heat addition. Okay? So, QA. Okay? So, dito naman sa TS, habang tumataas yung temperature, tumataas din yung entropy. Up to 0.3. Okay. So, yung process na to, ito yung constant pressure. Constant. Sulat ko na lang. Pressure. Okay. So, balik tayo sa PV. From 0.3 to 0.4, mag-expand na yan. So, habang mag-expand na yan, yung pressure bababa, pero yung volume tataas. Okay, so, pababa yan. Papunta siya sa 0.4, which is yung 0.4, pare sila ng volume sa 0.1. Okay, magkatapat yan. Ito naman, bababa. So, bababa yung temperature, ganun din yung entropy. So, bababa yan, papunta dito. Okay. 0.4. And lastly, yung heat rejection from 0.4 to 0.1. So, bababa lang yan. Diretso pababa. Constant volume. Okay, so, ito na yung heat rejection. At dito naman sa TS, dito naman yung magsasara. Okay. Ayusin na lang natin. At yan, magsasara na yung ganyan. Okay. So, from 0.4, pupunta siya sa 0.1.
ito at yung point 1 ay point 1 yan, so mag-e-exhaust na yan. So exhaust, babalik siya sa point 0, tapos ulitin niya ulit yung process, suction ulit ng hangin, tapos babalik ng point 1, tapos ito na. So point 1 to point 2. Ngayon naman i-summarize naman natin. Okay, so naisulat ko dito, constant pressure, yung pababa naman ay constant volume. Constant volume. Okay. I-summarize na lang natin dito na yung from point 1, point 1 to point 2. Ang point 1 to point 2 ay isentropic compression. Compression. Ang 2 to 3 naman, point 2 to point 3, ito naman yung constant pressure heat addition. Constant pressure heat addition. Okay. 3 to 4, ito naman yung isentropic expansion. And lastly, yung 4 to 1. Ang 4 to 1 naman ay ito yung constant volume heat rejection. Constant volume heat rejection. Okay. Unahin muna natin sa mga common na mga formulas na alam na natin. Okay, so una, tingnan muna natin itong QA. Okay, so ano ba yung gagamitin nating formula sa QA? Yung heat addition. Okay, yung heat added is equal to, okay, una, tingnan muna natin kung anong process yan. So, yung process ng QA ay galing siya sa 2 to 3, which is yung 2 to 3 natin ay constant pressure heat addition. Okay? So, constant pressure, ang gagamitin natin ay CP. Okay? So, mass, okay, multiplied by CP, delta T. Ang delta T, mauna muna yung final, which is T3 minus yung initial dun sa process lang na yun, which is T2. Okay, so T3 minus T2. T2. Okay. Next, ano pa ba yung pwedeng makuha kaagad? Itong heat rejected. Next, tingnan naman natin yung heat rejected. Ang heat rejected naman ay under siya sa 4 to 1 na process, which is constant volume heat rejection. Okay, so take note, constant volume, yung kanina, constant pressure. Yan. Kung yung auto cycle ay constant volume lagi, doon sa 2 to 3 ay constant volume, 4 to 1 din lang niya ay constant volume, dito sa diesel cycle, yung 2 to 3 ay napalitan lang ng constant pressure. Okay, so, yun lang yung papalitan nyo dito sa heat added ng diesel cycle. Sa heat rejected, parehas din lang siya doon sa auto cycle, which is MCV, delta T. Okay? Delta T, mauna muna yung final, which is, ang final natin sa 4 to 1 ay T1 minus yung initial, which is T4. Okay. Ngayon, meron na tayong QA, meron na rin tayong QR. Okay, so pag meron na tayong heat added at saka meron na rin tayong value ng heat rejected, pwede na natin makompute yung work net. Okay, so yung work net ay may formula na QA minus QR. Yeah. Pero
tandaan natin, yung tinutukoy kasi dito ay yung positive value. Okay, so yung positive value ng QR. Okay, so balikan lang natin dito sa formula ng QR. Pwede natin siyang i-rearrange. Okay, so same value din lang makukuha natin pag nilipat natin or kung inuna natin itong T4. Okay, so pag inuna natin yung T4 bago yung T1, kailangan natin ilabas yung negative sign. Okay, so magiging negative MCV. Ayan. Okay, so pag wala kasi itong negative sign, tandaan natin, ang T1 kasi ay mas maliit kesa sa T4. Okay? Pag mas maliit yan kesa sa T4, okay, so magiging negative value na itong delta T natin. Pag na-multiply na siya sa mass at saka sa CV, ayan, so magiging value which is tama naman sa QR. Ayan. Ngayon, pag inuna natin yung T4 minus yung T1, magiging positive value kasi ito. Kaya kailangan natin ng pangontra na negative sign para ma-maintain pa rin natin yung negative value ng QR. Okay. So, pagdating dito kasi, ang tinutukoy niya dito ay yung positive value ng QR. Kaya, pag sinubstitute natin yan, yan, dito. So, pag sinubstitute natin itong work net, so work net is equal to QA. Ano ba yung formula ng QA natin? Ito. Yan. MCP. MCP delta T, which is mauna muna yung T3 minus T2. Ngayon, dito naman minus QR. Okay, so, ang tinutukoy niya dito ay minus yung positive value ng QR. Or, kailangan na natin isalpak kaagad na negative value yung QR natin. Okay, so pwede natin isalpak kaagad dito. Ayan. So, magiging minus MCV. Wait lang. Wait lang. Ayan. MCV T4 minus T1. Okay, so ganyan. Magiging ganito yung formula natin ng WorkNet. Okay. So, pag meron na tayong WorkNet, pwede na natin masolve yung efficiency. Yung thermal efficiency, which is yung efficiency. Pares din lang siya doon sa auto cycle na mauna muna yung WorkNet divided by heat added. Okay. So, pag sinubstitute naman natin, yung work net natin ay ito. So, isulat lang natin siya dito. Magiging MCP multiplied by T3 minus T2 minus MCV multiplied by T4 minus T1 divided by yung QA. Ano ba yung QA natin? Ang QA ay ito. So, MCP. MCP T3 minus T2. Ngayon, pansinin nyo, yung MCP T3 minus T2 ay pare siya dito. Yan. Okay? So, pag pinaghiwalay natin yan, magiging MCP multiplied by T3 minus T2 divided by ito, MCP ulit. MCP multiplied by T3 T3 minus T2 minus, ito naman, kopya natin, MCV multiplied by T4 minus T1 divided by MCP minus T3 T2. Okay. So, sana nasundan. Pinaghiwalay lang natin itong dalawa. Ito at dito. Okay. So, pinaghiwalay lang natin sila. Yeah. Ngayon, yung MCP, ito,
MCP T3 minus T2 ay pares din lang siya sa baba. Kaya ito magka-cancel na yan. Magiging 1 na lang itong buo. Yan. So, 1 na lang yan. Ngayon, dito naman, mas at saka mas magka-cancel out. CP. Ay, CV. CB minus CP. Ngayon, alam naman natin na yung CP over CV, ay baliktad pala. CP minus CV is equal to K. Pag pinagbaliktad natin yan, so CV minus CP is equal to 1 over K. Okay, so, itong CP, yan, CV minus CP ay magiging 1 over K. Okay, so gets ba? Yan. Control J lang natin yan. Okay. So, ito magiging 1 over K. At maiwan nitong T4. Something dito. Okay. So, yung efficiency natin. Okay, so, ibaba ko lang. Yan. Okay. So, yung efficiency is equal to ito. QA divided by QA is equal to 1 minus dito na tayo. Okay, so, nag-cancel out yung mass dito. Okay, so, ito, nag-cancel out yung mass. Maiwan na lang ay CV minus CP, which is 1 over K. Okay, magiging 1 over K. Multiplied by, okay, so, taas na lang natin. Yeah. 1 over K. Okay, so, pwede naman natin siyang diretsahin agad na T4 minus T1 divided by K multiplied by T3 minus T2. Okay. So, magiging ganyan na yung formula ng efficiency. Thermal efficiency. So, thermal efficiency. Okay, so ito yung isang formula natin ng thermal efficiency. Okay, so punta naman tayo sa, so tapos na natin yung heat added, heat rejected, work net, at meron tayong thermal efficiency. Ngayon punta naman tayo sa mga ratio, so yung compression ratio. Okay, so pares din lang siya sa, okay, so, mayroon siyang hawig doon sa auto cycle, lalo na yung compression ratio. Okay, so, compression ratio, pares din lang na RK. Compression ratio. Ito naman yung ratio doon sa nauna. Sa naunang process, which is 1 to 2. Ayan, so, yung ratio niya, na from volume 1, papunta siya sa volume 2. Kaya magiging yung compression ratio is equal to V1 divided by V2. Okay, so, yan yung compression ratio. Ngayon, madadagdagan kasi yung mga compression ratio natin. Okay, so, meron tayong tinatawag na. Okay, so, una, ito yung compression ratio. Sulat ko lang. Compression ratio. Yan. Ngayon, meron naman tayong tinatawag na cut-off ratio. Ang cut-off ratio, which is ito na yung RC, ang cut-off ratio ay yung ratio ng cut-off point papunta doon sa pinakamababang volume natin, which is volume 2, yung sa may top dead center, which is V2. Okay? So, magiging ang cut-off ratio natin ay yung ratio ng cut-off point, which is V3. And kung saan magsisimula na yung expansion, ito din yung point na mag-e-end yung heat addition. Dito din naman magsisimula yung expansion. Okay, so, V3 divided by V2. Ito yung cut-off ratio. So, yung ratio niyan, ito yung cut-off
conservation. Okay? So, next naman ay yung pagkuha ng mga temperature, pressure, at saka volume in all points. Okay? So, parang doon din lang sa Otto cycle. Yan. Susundan natin yung mga processes, which is 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, at saka 4 to 1. So, ito, sinulat naman na natin ito kanina. Okay, so una, tingnan muna natin yung formulas na gagamitin natin sa process 1 to 2. Ang process 1 to 2, kumbalikan natin, ang process 1 to 2 ay isentropy compression. Parehas din lang siya. Kung pansinin nyo, tingnan nyo muna itong 1 to 2. Ang 1 to 2 ay parehas din lang siya doon sa process, doon sa Otto cycle. Yan. So, pwede nating gayahin or kopyahin na lang yung mga formulas na ginagamit natin sa 1 to 2. Okay, so 1 to 2 lang muna. Okay, so, process 1 to 2. Yan. Ito yung isentropic compression. Okay. Okay, so sulat na lang natin. Entropy is equal to constant. And so ito yung compression. Una, ano ba yung mga ginagamit natin na formula? Yung relationship muna ng pressure at saka volume. Okay, so nasanay tayo na yung pressure at 0.2 divided by yung pressure at 0.1 is equal to yung ratio. Okay, so ratio na bottom dead center, which is V1, divided by yung volume ng top dead center, which is V2. Raised to K. Okay, so yan yung formula na ginagamit natin. Pati rin doon sa Otto cycle. Next, yung relationship naman ng temperature at saka volume. Okay, so temperature, which is T2, dun sa ratio niya ng T1 is equal to V1. So, V1 divided by V2 raised to K minus 1. Okay. Ngayon naman, pagkukunin lang natin itong T2, okay, so kailangan lang nating ilipat itong T1 dito sa kabila. Okay, so T2 is equal to T1. Okay, so ilipat lang natin yung T1 dito sa kabila. Multiplied by, kung maalala nyo, dun sa Otto cycle natin, ang V1 over V2 ay compression ratio, which is parehas din lang siya sa compression ratio ng diesel. Kasi ang 1 to 2 ay similar dun sa 1 to 2 din lang na Otto cycle. Ang 1 to 2 ng diesel cycle, yung process 1 to 2, ay parehas din lang siya doon sa process ng 1 to 2 ng Otto cycle. Okay? So, T1 multiplied by compression ratio raised to K minus 1. Okay, so, ito na yung formula para makuha yung T2. Okay, so, para saan ba? Bakit ko ba sinusolve ito? Bakit ko ba dinay-derive itong T2? Hindi ko rin alam. Hindi, joke lang. Ito kasi, ayan, so, magagamit kasi natin ito mamaya. Okay, so, magkakaroon tayo ng additional na derivation ng formulas mamaya at nililipat ko lang para mamaya ay isasalpak na lang. So, inuuna ko na yung pagde-derive ng mga to. Okay? So, next ay yung process 2 to 3. Ang process 2 to 3, 2 to 3. Ang process 2 to 3 ay constant pressure heat addition. Okay, so, constant pressure heat addition. Okay, so, ang clue word natin dyan ay yung constant pressure. So, tragis na nga. So, ayan.
Walang yang aso yun ah. Sana ba tayo? May so hindi ko din lang na-mute agad yan. Okay, sana tayo? 2 to 3. Yeah, so 2 to 3, process 2 to 3 ay constant pressure. Okay, so balikan natin. Okay, ang 2 to 3 natin ay constant pressure heat addition. Okay, so dito tayo magsasalpak ng heat addition. So dito tayo magsasalpak ng heat. Okay, so heat addition, constant pressure. So sulat lang natin yan para hindi natin makalimutan. Constant pressure, pressure is equal to constant. Is equal to constant. Okay. Ang relationship ng P, V, and T sa pressure ay constant pressure is equal to yan, P2 V2 divided by T2 is equal to T3 V3 divided by T3. Pero alam naman natin dito kasi sa so unlike auto cycle, ang parehas ay constant volume. Dito sa diesel cycle, ang 2 to 3 ay constant pressure. Okay, so yung P2 is equal to P3. Okay, so pwede nating kanyan. Pwede na nating i-cancel out 'yan. So, P2 magka-cancel out siya sa P3. Okay? So ito, maiiwan na lang ay V2 over T2 is equal to V3 over T3. Pag ilipat natin, i-rearrange lang natin. Ayan. So, yung T3. Ayan. Ito na naman yung aso. Ito, lipat lang natin yung T3. Ayan. So, T3 muna divided by T2 is equal to V3 divided by V2. Okay. So, balikan natin. Yan. Balikan natin yung ito, cut-off ratio. Yan. Balikan natin itong cut-off ratio which is V3 divided by V2. So, pareha siya dito. Okay. So, ngayon, ang V3 divided by V2 ay ito yung cut-off ratio. Pwede natin siyang isalpak dito. Okay. So, pwede natin siyang isubstitute dito. Kaya, magiging yan. Magiging T3 over T2 is equal to cut-off ratio. Okay? So, magiging cut-off ratio na lang yan. Ngayon, which is yung T3 is equal to, ito, pwede natin siyang ilipat dito. So, T3 is equal to T2 multiplied by cut-off ratio. Ngayon, ano ba yung T2? So, kanina, di ba, nasolve natin ito? Ang T2 is equal to T1 multiplied by compression ratio raised to K minus 1. Kaya, pwede natin siyang isalpak. I-substitute natin kagad itong T2. Yan. I-substitute kagad natin dito. Okay, so T3 is equal to T2. Yung nasolve natin doon sa taas. Yan. T2 ay is equal to T1 raised to RK, yung compression ratio raised to K minus 1 multiplied by cut-off ratio. Okay? So, ito na yung T3 natin. So, meron tayong T2 dito. Meron tayong T3 dito. Using, okay, so pansinin nyo, using temperature 1 lang. Okay, so, kahit temperature 1 lang yung given, pwede natin masolve yung T2. Ganon din dito sa T3. Yan. Kahit hindi na tayo dumaan sa T2, pwede natin masolve kaagad kung ano yung value ng T3. Pero, meron pa naman yan additional na panggagamitan mamaya-maya. Okay. So, next,
Punta na tayo sa 3 to 4. Okay, so process 3 to 4. Yan. So 3 to 4. Ang 3 to 4 ay constant, ay ito, isentropic expansion. Okay, so isentropic expansion, hawig ulit siya. Okay, so hawig ulit siya doon sa Otto cycle. Unlike dito sa 2 to 3 na constant pressure, doon sa Otto cycle kasi ay constant volume. Okay, so next, ang 3 to 4 natin ay parehas ulit doon sa Otto cycle. Okay, so madaming, kung nakabisado nyo yung Otto cycle, palitan nyo lang siguro yung part ng 2 to 3. Ngayon, pwede nyo nang masolve ito yung mga ibang points dito sa mga temperature, volume, at saka pressure. Okay. So, una, ito, 3 to 4 ay entropy is equal to constant. So, ano ba yung mga formulas na ginagamit natin? Usually, under process 3 to 4, which is entropy is equal to constant, ang relationship ng pressure at saka volume, okay, so unahin muna natin yung pressure at saka volume, yung relationship nila, pressure 3 divided by pressure 4 is equal to yung volume. Okay, so volume 4 divided by volume 3 raised to K. Okay. Next, ay yung relationship naman ng temperature at saka volume. Ang temperature, ay yung relationship ng temperature at saka volume ay T4 divided by T3 is equal to V3 divided by V4 raised to K minus 1. Okay, so ganun ulit. So, i-rearrange lang ulit natin kasi gagamitin natin siya mamaya. Ngayon, dito sa formula na T4 over T3 is equal to V3 divided by V4 raised to K minus 1. Pwede naman tayo mag-introduce ng panibagong multiplier. Okay, so sulat lang natin. T4 divided by T3 is equal to V3 divided by V4. Pwede tayo mag-introduce dito ng panibagong multiplier. So, pwede natin siyang i-multiply kay 1 raised to K minus 1. Okay, so, hindi pa rin naman magbabago yung sagot natin dyan kasi multiply lang natin naman siya sa 1. So, 1 yan na. Okay. So, itong 1, pwede natin gawing, okay. So, wait lang. Yan. So, itong 1, pwede natin siyang gawin na, so, sulat lang natin, V3 divided by V4 multiplied by, so, multiplied, so, that na lang. That multiplied by V2 divided by V2. Okay. So, usually, itong V2 over V2, so magka-cancel out lang din lang yan, magiging 1. So, hindi magbabago yung sagot natin dyan. Raise to K minus 1. Ngayon, i-rearrange lang natin yan. So, i-rearrange lang natin ito. So, iakyat natin dito. Yan. T4 over T3 is equal to V3 over, ano ba yung V4? Diba ang V4 ay pareha siya sa V1. Okay, so, tingnan lang natin. So, ang V4 dito, ang volume 4 ay pareha siya sa volume 1. Kaya pwede nating i-substitute kaagad yung V1 sa V4. Okay, so, imbes na V4 yung isulat natin dyan, V1 na lang. Okay, so, sana nagigets yan, banda. Okay, so, okay, yan.
So V3 divided by V1. Okay, so yan. Multiplied by V2 divided by V2 raised to K minus 1. Yan. Ngayon, i-rearrange na natin. So, i-rearrange lang natin. Ito, punta lang natin doon. So, V2 divided by V1 multiplied by V3 divided by V2 raised to K minus 1. Okay. So, ito na. So, nire-arrange ko yan para mas madali natin makita na ang V3 divided by V2. Yan. So, balikan natin yung mga formulas natin. Yan. So, itaas lang natin ng konti para makita nyo. Yan. Na ang V3 divided by V2, ito, ay cut-off ratio. So, cut-off ratio, pwede natin siyang i-substitute dito. Yan. So, imbis na V3 divided by V2, sulat na lang natin na cut-off ratio kagad yan. So, is equal to cut-off ratio. Yan, cut-off ratio. Ano naman ang V2 over V1? Okay, so balikan natin. Ano ba ang V2 over V1? Ang V2 over V1 ay, yan. Okay, so pansinin nyo, ang V1 over V2 ay compression ratio. Pero, pag binaliktad natin ito, ito, so nandito tayo sa taas. Ito. V1 over V2 ay compression ratio. Pag binaliktad natin, V1 over V2 ay magiging, so sulat natin, V1 over V2 ay compression ratio. Pero, pag binaliktad naman natin yan, pag unahin natin ng V2 over V1, magiging 1 over compression ratio. Okay, so, ito na yung isasalpak naman natin dito sa baba. Yan. So, sulat lang natin yan. Okay. So, cut-off ratio divided by compression ratio raised to K minus 1. Okay, so, yan. So, yung formula na ito magiging pwede natin i-relate doon sa formula ng dalawang compression ratio natin. So, yung cut-off ratio at saka yung compression ratio. Okay? So, okay, so ito na. Yan, so sulat lang natin na yung T4 divided by T3 is equal to yung ratio ng cut-off ratio at saka yung compression ratio raised to K minus 1. So ayusin lang natin ito. Gitna natin. Okay. Ngayon, pag iiwan lang natin yung T4 dito, kaya magiging T4 is equal to T3 multiplied by cut-off ratio divided by compression ratio raised to K minus 1. Ngayon, balikan natin. Ano ba yung T3 natin? So, T3, so, kung maalala nyo, kanina may na-solve, ay may na- yan, may na-derive tayong T3. Ito. Ito, T3. So, itong T3, i-substitute natin siya dito. Okay? So, T4 is equal to T3, which is, ito, copyin lang natin yan. So, T1 multiplied by compression ratio raised to K minus 1 multiplied by cut-off ratio.
Tapos, kopyahin natin ito. At kopyahin na natin itong yan, cut-off ratio raise to K minus 1 divided by compression ratio raise to K minus 1. Ngayon, so makita natin ito. Kita natin na meron tayong compression ratio raised to k minus 1 dito sa baba at meron din tayong compression ratio raised to k minus 1 naman sa taas. Pwede natin itong i-cancel out. So, compression ratio raised to k minus 1 dito at yung compression ratio raised to k minus 1 naman dito. So, magka-cancel out na yan. Ang maiwan na lang ay T4 is equal to T1 multiplied by compression ratio multiplied by compression ratio na naman pero raised to k minus 1. Ngayon, from MFE. Yan, so from MFE specific subject, specific topic algebra, yung law of exponent. And so from law of exponent, any number multiplied by itself, so katulad nito, RC multiplied by dito sa RC. Ayan. Pero meron siyang exponent na k minus 1 ay magiging, so from law exponents ng MFE, ito ay magiging, bakit ngayon? Ito ay magiging RC raised to K. Okay, so, magiging simplified version na lang nito ay RC raised to K. So, ito, copy na lang natin. T4 is equal to T1. Okay. So, ito ay magiging ganito. Ayan. So, ulitin ko from law of exponent ng MFE under the subject of algebra. Ayan. So, ito na yung huling formula natin dito sa pagkuha ng mga points in all, ay pagkuha ng mga pressure, temperature, at saka volume in all points. Okay. So, ngayon, para saan ba yung mga sinosolve ko yan? Meron tayong sinolve na yan. So, meron tayong T3 kanina. Meron naman tayong T2. So, para saan ba yung mga yan? Ngayon, isasalpak natin yan para mas maintindihan natin. Salpak natin yan sa efficiency. Which is, ano ba yung efficiency? Ang efficiency natin kanina, saan yan? Ito. Yan. So, ito ay salpak lang natin. Copy na lang natin ito. Paano ba? Oh, wait lang. Ito. Ayan. Current pitch. Ni, nawala. Nawala. Ay, ito to. Wala. So, drag lang natin. Ito, copy na. Medyo mahirap palang gamitin itong whiteboard na nagamit ko. Okay. So, ito na. Ito yung na-kuha natin kanina na ito yung na-derive natin na formula ng efficiency. So, lapit na lang natin dito. Yan. Okay. So, sa efficiency is equal to 1 minus T4 minus T4 minus T1 divided by K multiplied by T3 minus T2. Okay. So, sana naalala nyo pa kung paano natin ito na-derive kasi itutuloy pa natin yan. Okay. Ang magiging natin dyan ay thermal efficiency is equal to 1 minus T4. Ano ba yung T4 natin? Ito. So, yung kakasolve lang natin kanina, T4. Is equal to
T4 ay T1 multiplied by cut-off ratio raised to K. Yan. Yan muna. Tapos, minus T1. Ano ba yung T1 natin? T1. Si T1 lang naman. Yan. So, magigets nyo na bakit yung mga formulas na yung kanina ay nire-relate natin lagi sa T1. Okay. So, divided by yan. So, divided by K. Yan. Tapos, T3 na tayo. So, T3. Ano ba yung T3 natin? Ito. So, T3. T1 raised to, ay multiplied by compression ratio raised to K minus 1. Tapos, multiplied by RC. Cut-off ratio. And lastly, minus T2. Okay, so, lagyan natin na. Minus T2. Ano ba yung T2? So, hanapin lang natin. Ito. Ang T2 natin ay T1 raised to. T1 multiplied by. Ayan, tama ba? Double check ko lang. Kung tama yung T1 RK plus K minus 1. Okay, so tama. Magiging yan. So, magiging ganyan na yung thermal efficiency. Ngayon, isimplify ulit natin yan. So, isimplify na lang natin yan. Okay, so ito. So, ito i-simplify lang natin. Makita natin yung mga common terms. Unahin muna natin sa taas ito. Ito, common yung T1. So, pwede natin siyang ilabas. Okay, so magiging. Okay, so ito, pag nilabas natin yan, maiiwan na lang ang RC, yung cut-off ratio raised to K. So, ulat muna natin yung T1. T1. Tapos may iwan sa loob. Cut off ratio raised to K minus 1. Dito naman sa baba. Ganun ulit. So, ano yung common term? T1 din lang yung common term. Kaya pwede natin siyang ilabas din. So, ito T1. Meron din dito sa kabila. Ilabas natin siya sa... Yan. Okay. So, meron pang dagdag pala. Ito. So, RK. Ayan, compression ratio at ito. Ayan. So, magiging ilabas natin lahat ng mga pwedeng ilabas. Ay, so, ilabas natin yung T1. Pati rin yung compression ratio na raised to K minus 1. Ang maiwan na lang sa loob ay RC raised to. Ay. Ayan. So, RC lang. RC minus 1. Yan. So, yan na lang yung maiwan. So, bawasan natin. Okay. So, ito, pwede na natin siyang i-cancel out yung T1. So, meron naman tayong T1 dito sa taas. Meron din tayong T1 dito sa baba. Okay. So, ano pa ba yung pwede natin i-cancel out? So, double check. Yan lang. Okay. So, magiging 1 minus cut-off ratio raised to K minus 1 divided by K tapos compression ratio multiplied by yan. Ngayon, kung maalala nyo sa auto, yan, sa auto cycle, kung lang muna, review lang muna tayo. So, bago natin yan ituloy. Yan. So, review. Kung maalala nyo, under auto, auto cycle. Ang thermal efficiency kasi sa
auto cycle ay 1 minus 1 divided by compression ratio raised to k minus 1. Okay, so para mas madali nating i-memorize itong diesel, so try lang natin munang kopyahin ito. Ayan. Pwede ba natin siyang ilabas dito at iwan na lang natin yung pangdagdag. Okay? So, i-relate na lang natin kasi lalo, ito kasi na-memorize na natin ito sa auto cycle. Para mas madali nating i-memorize itong diesel cycle, kopyahin natin ito. Pero kailangan natin din lang siya i-relate dito sa itong na-derive natin, which is ito. Okay, so thermal efficiency ng diesel is equal to 1 minus ito. Ilabas na lang natin. So maglabas tayo ng 1 dyan. 1 divided by ito. RK, yung compression ratio raised to K minus 1. So, kopyahin natin yan. Raised to K minus 1. Tapos, ito, ipunta natin yan dito. Bali, parang pinaghiwalay lang natin sila. So, multiplied by RC, yung cutoff ratio raised to K minus 1. Hindi, sa baba yung minus 1. Minus 1, dito sa baba. Divided by, ano na yung maiwan? Yung k. Raised to, ay multiplied by cutoff ratio minus 1. Okay? So, double check natin. Ito. Okay. Minus 1. Okay, so tama. Yan. So, ito, nilipat lang natin dyan, dito banda. Ito naman, pinunta natin dito. So, pinag-interchange lang natin sila para mas madali nating ma-memorize yung formula. Ngayon, kung babalikan natin yung auto, ito kasi yung na-memorize na natin doon sa auto cycle. 1 minus 1 divided by compression ratio raised to k minus 1. Dito sa diesel naman, pwede natin siyang simulan. Yan. So, di ba, na-memorize na natin yung part na to. Lalo mahaba kasi itong formula ng efficiency, thermal efficiency. So, na-memorize na natin yung part na to. Idadagdag na lang natin yung part na ito. Yan. So, ito na lang yung idadagdag natin. I-memorize at i-multiply natin siya dito bago natin i-minus itong 1 dito. Okay? So, ganun lang yung yan. So, natapos tayo sa derivation ng mga formulas ng diesel cycle. Okay? So, yan. So, sana nasundan yung itong recorded lecture video. Yan. So, kung meron kayong hindi naintindihan dito, i-back nyo lang. Kung merong iba pa, i-chat nyo na lang ako. So, ayan. Dito tayo nagsimula. Diesel cycle. Okay? So, yung next na discussion natin ay sa synchronous na. Sa synchronous class natin, which is sa Wednesday, bago mag Holy Week. Okay, so, ayan. Wednesday, mag-meet tayo bago mag Holy Week, which is yun yung bakasyon nyo na. Thursday, Friday, and so on. Hanggang Monday ata. Ang alam ko, holiday pa rin natin yung Monday. Okay? So, ayan. See you on Wednesday. March 31, tama ba? March 31. So, see you on Wednesday, March 31, sa synchronous class natin. So, sige.